Oh, wait lang. Kikiyan ko kayo. 1, 2, 3. Oh, ang ganda. Baka naman pangit ako dyan. Hindi ah. Patingin. Tagal na yun eh. I believe late. Wait lang oh. Oh, wait lang. Nakakamiss pala dito no. Naalala ko pa dati, yung nagpupunta tayo dito. Ano ba? Tapos nung natumba si Leila sa bike. Oo, naka-OTT pa tayo nun. Grabe, nakakahiya talaga. Alam ko, nag-bike din tayo sa ilagay. Sige, ikaw muna. Okay lang. Ano na, pato-patopi. Tapos na, yung mga dati na pinagkainan, yung kayo nandito. Sa dampa? Oo. Sa ilalim ng ano, dagat? Yung lasang yung shawarma rice nilang lasang tilapia. Sira. Ano ba yan? May ganun ba shawarma? Oo, kumain tayo nun doon. Di ba sumuka ka pa nga dyan sa ilo? Ay, sumuka ka pa naman yung nila. Let's not try natin. Ay, wait lang. Nagtataka ako. Sino yun? Oo nga, sino yun? Yung babaeng... Bakit nakapagod? Oo. Hindi mo pangkal. Hindi ko din kilala. Sabi nila, isa daw yan sa pinakamagandang babae noon sa bayan ng Marikina. At dahil nga sa sobrang kagandahan niya, yun yung naging dahilan ng kamatayan niya. Saklap naman niya, ganda-ganda na nga, namatay pa. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang story ni Marikina. Maganda to. Ang kasaysayan ng Marikina ang naging dahilan kung bakit din daw maganda ang Marikina. Sa Marikit ay isa sa pinakamagandang babae sa bahay nila. Hinahangaan ng bawat lalaki at maging mga babae dahil nga sa taglay nitong kakaibang kagandahan. Dahil sa kanyang kagandahan, marami ang gustong manligaw sa kanyang lalaki at marami ring naiinggit sa kanyang mga babae. May malapit na ilog kung saan nakatira si Marikit, kung kaya't palagi siyang naroon at palaging tinitingnan ang sarili sa refleksyon ng tubig. Hindi mapagkakaila ang pagkahanga niya sa kanyang sariling kagandahan, kung kaya't ang pagpunta sa ilog ay isa sa naging araw-araw na gawain ni Marikit. Isang araw, pupunta si Marikit at ang kanyang pinsan sa simbahan, ngunit inabot ng ilang oras ang pag-aayos ni Marikit sa kanyang sarili dahil ayaw nang may mas gaganda pa sa kanya. Pinagmulan ito ng hindi pagkakaintindihan ng dalawa at itinulak na lamang ni Marikit ang kanyang pinsan at pumunta sa ilog muli upang tignan ang sarili dahil sa inis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may bagyo pala nung araw na iyon at dahil sa lakas ng ulan ay hindi na siya nakaalis. At sa hindi inaasahang pangyayari, nalunod si Marikit at naging sanhi ito ng kanyang kamatayan. Kaya mula noon ay tinawag na ang kanilang baryo na Marikit, na ang ibig sabihin ay maganda ka na. Ngunit sa paglipas ng panahon, tinawag itong Marikina, na ang ibig sabihin ay maganda. Thank you.